So guys, what's up? I'm Mr. Pads. Meron po nag-PM po sa akin, nagtanong, Mr. Pads, paano ko malalaman ang aking safety belt kung gumagana pa o hindi? So bago po yan, mag-intro muna tayo. So guys, ito na nga po ano, kasi meron po nag-PM po sa atin. Ang kanyang po daw sasakyan ay second hand ang kanyang po nabili. Gusto niyang malaman kung ang kanyang seat belt ay maayos pa o hindi. So hindi lamang po ito sa mga second hand, kundi sa mga brand new, nagaganap po at nangyayari po itong mga ganitong klaseng seat belt. Kung paano natin malalaman kung gumagana pa o hindi. Ituturo po natin yung pinaka-basics lang kung paano po i-check. Kasi alam naman po natin ngayon na sa bawat biyahe po natin ay mahalaga po. Kasi ang aksidente, hindi po natin alam kung kailan po darating. Yung time po na sa atin pong pagbibiyahe, kapag tayo po ay naka-seatbelt po, ay talagang may iwasan ang mga bagay na nagaganap po sa lansangan. Halimbawa po, yung nagmamaniho, biglang preno po. Kung hindi po tayo naka-seatbelt o maging dito po sa harapan, passenger side, eh, pwede po tayo lumabas dito sa bintana. Kapag bigla po nag-suddenly brake po, yung biglaan brake, maging sa likod po natin, bigla po silang tatalsik sa likod dahil po biglaan brake, o sa mga aksidente na nakikita po natin na nahuhulog sa tulay o nagkakaroon ng kunting aberya po, ay nangyayari sa kanila, lumalabas sila sa bintana. So sabi nga nila, kahit naka-safety belt ka, kapag ang safety belt mo na hindi na pong gumagana, ay isang bagay rin po yan na magiging dahilan para po tayo ay makaranas po ng injury o malubhang kalagayan. So kung naka-safety belt ka, magkakaroon ka mo ng konting mga aksidente o mga bagay na hindi inaasahan, eh, hindi gaano kalalim o hindi gaano kalala ang mararanasan mo kapag naka-safety belt ka. So ang ituturo ko lamang po kung paano po natin malalaman ang ating safety belt ay gumagana o hindi. So basic lamang po ituturo po natin para po sa ating pong followers at sa magiging follower pa po. At kung bago po pala ako magpatuloy kaibigan, huwag mo pong kalimutan mag-subscribe at hit mo na rin yan bell button kung nagustuhan mo ang mga video ko. At the same time, meron pong comment section dyan. Comment ka po na isang malupit kung ano man po yung gusto mong itanong, try po natin sagutin, or meron kang itanong, itatakal natin kung ano pong gusto mong mga topic. So ito na nga po, no? Balik din, safety belt. Dahil alam po natin na napapanood po natin sa mga balita sa ngayon, marami po tayong nakita ng mga aksidente na talagang karamihan po ay hindi po gumamit ng safety belt. So yun yung pinaka-importante na paano natin malaman ang ating safety belt ay gumagana pa. So ito po yung ating pong itatakal, at ito na nga po, no, po umpisahan na po natin. So dito po tayo sa driver side. Pag ang safety belt po natin, una hatakin po natin dyan, lalo-lalo lang po ito sa mga baguhang driver na ngayon pa lamang po talaga nagmamaneho, or sa mga gustong malaman kung gumagana ang safety belt. Ang paglagay po ng safety belt, hatakin po natin yan. At pag nakahatak na po, hatakin natin ganito isang beses lang. Pag yan po yung nag-lock, ibig sabihin ang ating pong safety belt ay 100% perfect na gumagana. Pero kapag hinatak natin ng ganun yan at ganyan, ibig sabihin sira po yan. Pero ang paghatak po ng safety belt, hindi po dandahan, kundi po biglaan. Kasi po ang function po ng safety belt, biglaang preno, biglang aksidente, biglang yung impact ng ating pong sasakyan. Kaya nga po hatak yan. Pero pag halimbawa nilagay natin yung ating pong safety belt na ganito at ganun lang, hindi po yan mangyayari. Kasi meron po yan lock. Pero pag yung mga biglaan po impact na ganun, maglalock ng ganun. Tulad dito. Oh, yan. Pero kapag dandahan po, hindi po yan maglalock. Ganun po ang function po ng safety belt. So puntahan po natin yung iba po, no, para malaman po natin. So tulad ng sabi ko po, ang gagawin po natin sa safety belt, hatakin po natin ng ganun yan. Ibig sabihin, gumagana po yan. Puntahan po natin yung sa iba. Tulad po nito, yung ating pong safety belt, pag ating po yung nilagay dito, halimbawa, yan, nakalagay po dito yan. Yan. I-try po natin hatakin pabigla. Yan. Pero kung nandahan po yan, hindi po yan maglalak. So, kailangan po, biglang ganun po yung pag-check po ng safety belt. Yan. O, tignan po natin sa iba. Pwede rin naman po natin siyang i-check kahit na hindi po nakalagay dito.
So bilang isa pong may-ari ng sasakyan, tayo rin po kusang po mag-check ng ating safety bar. Halimbawa, hindi nakasaksak, ganyan din lang po natin yan. Atakin lang natin ng bigla yan po. Pero pagdandahan po yan, hindi po pag hinatak mo po ng biglaan yan at hindi po nag-lock, ibig sabihin may problema po ang ating pong safety belt. Yung pinaka-lock niya po dito, yung mechanism po, hindi po gumagana. So, check po natin every 15 days o 1 month na sinicheck po natin kasi lalo-lalo na po tayo dyan sa bansang Pilipinas, hindi po ganong gumagamit ng safety belt. So, ito na, ito rin guys, no? Sa passenger side, yan, dito po ang ano, at kinatak mo pa yan. Yan. So, ibig sabihin, gumagana po ang ating pong safety belt. Nga pala guys, no? Idadagdag ko pala, pag dito po nakaupo yung bata, iwasan po natin na sumandal po dito dahil ito po'y airbag. Dahil delikado po kapag ang airbag po ay pumutok malapit yung bata dito, may posibilidad na sila po'y masaktan, masira ang kanila pong mukha dahil po sa lakas po ng impact ng airbag. O tayo man po ay lumayo din po tayo dito, huwag po tayong dumikit. Pag nakaupo po tayo dito sa harapan, meron tayong kandong na bata, siguraduhin din po natin naka-safety belt po sila para pag ang impact, dahil ito po airbag po yan. Kapag umimpak po yan, seconds po yan, pumuputok po yung airbag na lumulubo para tayo hindi sumalpok po dito sa ating pong salamin. So ganun po ang ating pong pag-iingat para po sa mga kabataan na ating pong kandong o nakaupo po dito sa front seat, kinakailangan po nila na lumayo po sa ating pong dashboard dahil ito nga po ay airbag. Yun na nga guys, so, no, ganun salamat guys. Pag-check po ng ating safety belt. So sana sa ating pagbibiyahe gumamit po tayo ng safety belt kasi po ang safety belt malaking bagay po sa ating pong buhay at sa pagmamaniho po natin. Ganun lamang po siya kasimple pong pag-check po ng safety belt. So guys, ganun lamang po pag-check po ng ating pong safety belt. So hatiin pong hatakin, checkin po natin ang bawat isa-isa po para malaman po natin kung gumagana pa po ang ating pong safety belt. So puntahan mo po yung sasakyan mo, try mo po i-check kung ito po ay gumagana. Kasi po, kahit bago po yung sasakyan natin, minsan po nagkakaroon po ng malfunction po ang ating pong safety belt. Kaya importante na na-check po natin siya para malaman po natin kung gumagana o hindi ang ating pong safety belt. At the same time guys, alam ko natapos mo pong video ito, nakarating sa puntong ito, huwag mo pong kalimutan mag-subscribe at hit mo na rin yung bell button na yan. At the same time, meron pong comment section dyan at kung meron ka pong gustong itanong, meron ka pong gustong malaman, mag-comment ka lang po at pilit po natin, sikapin po natin na masagot po natin ng tama. At the same time guys, meron po ako mga playlist dyan, may mga video po ako dyan patungkol po sa troubleshooting ng sasakyan, fuel injection, patungkol po sa under chassis, mga noise, mga maiingay, patungkol po sa mga aircon, o paano po natin iingatan po ang ating pong sasakyan. So, pasyalan mo po ang aking pong playlist. At the same time, follow mo na rin ako kung sa Facebook ka para mapanood mo po yung mga video. At the same time, so, salamat guys sa patuloy ng pagtitiwala mo sa aking mga video. Salamat muli ang iyong kaibigan na si Mr. Pats.